Bawat tao ay may katapusan. Ito ang araw ng ating kamatayan. Walang pinipiling edad, mapapata o matanda. Kahit mayaman o mahirap, lupa din ang pupuntahan. Iba't ibang dahilan din kung paano namamatay ang isang tao. Ngunit ano nga ba ang kasunod pagkatapos ng kamatayan? Yan ang ating aalamin. Biblically speaking, ang ating katawan, at once na ito ay pumanaw, ang katawan ay babalik sa lupa. Pero saan nga ba pupunta ang ating kaluluwa? Bago natin sagutin ang tanong na yan, alamin muna natin ang iba't ibang paniniwala tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Reincarnation. Ito ay isang paniniwala na pagkatapos raw na mamatay ang isang tao, ang kaluluwa ay aalis at pupunta sa ibang nilalang at muling mabubuhay. Ngunit sa ibang anyo, maaaring sa anyo ng isang hayop, halaman, o insekto. Ayon daw sa paniniwalang ito, maaaring paulit-ulit na mangyayari ang pagkabuhay ng tao sa iba't ibang anyo hanggang sa matutunan ang aral na matutunan nito sa mundo. Ang paniniwalang ito ay mula sa relihiyon ng Hinduism, Buddhism, Jainism at Sikhism. Kaya kahit mga hayop, ganoon na lamang ang paggalang ng mga taga-India. Hindi nila ito pinapatay o sinasaktan dahil iniisip nila baka ito ay kanilang mahal sa buhay o mga ninuno na nabuhay noon. Deja vu. Ito ay paniniwala na kapag namatay ka, ay mabubuhay kang muli sa ibang yugto, lugar at pagkakataon ng iyong buhay. Ayon sa mga taong nakaranas daw nito, ito ay isang pangyayari na tila nakita mo na sa nakaraan ang kasalukuyang pangyayari. Halimbawa, isang tao na kapag nakita mong minsan, sinasabi mong parang nakita mo na siya noon. O kaya naman, isang lugar na kapag pinuntahan mo, sinasabi mong parang napuntahan ko na ito dati. May ilan na nagsasabi na ito daw ay maaaring mga alaala dahil siya ay nabuhay noon o sa parallel universe. Hell o impyerno. Ito ay isang paniniwala na kapag ang tao ay namatay ng masama o di sumunod sa mga utos ng Diyos, siya ay mapupunta kaagad sa parusa sa impyerno. May nagsasabi rin di umano na ayon sa kanilang pag-aaral at paglalagay nila ng aparato sa ilalim ng lupa, ay may mga taong pinaparusahan dahil may mga naririnig daw silang nagsisigawan na tila pinapahirapan dahil sa kanilang kasalanan. Purgatorio. Ayon sa diksyonaryo ng Katoliko Romano, ang purgatorio ay isang lugar para sa mga namatay na hindi lubusang nakalaya o kondisyon ng pansamantalang pagpaparusa o sa mga kasalanang binayal o hindi nakabayad ng buo ng kanilang mga kasalanan. Sa ibang salita, sa teolohiya ng simbahang Katoliko, ang purgatorio ay ang lugar para sa mga kaluluwa ng mga namatay kung saan lilinisin sila sa kanilang mga kasalanan na hindi nila napagdusahan dito sa lupa. Langit o heaven. Ito ay isang paniniwala na kapag namatay ang isang taong mabuti,
ang kaluluwa nito ay mapupunta na agad sa langit o heaven. Dahil ito ay isang reward para sa mga gumawa ng mabuti at sumunod sa utos ng Diyos. Wala o nothing. As in, wala na. Kapag tumigil ang pagtibok ng puso mo o wala ka ng hininga, tapos na ang lahat. Wala ng langit, wala ng impyerno, walang reincarnation, walang pagkabuhay. Lahat ay tapos na. Wala ng kasunod, wala ka ng makikita, wala ng pagbabalik. As in, alabok ka na lang at tapos na ang lahat. Biblical belief. Kapag namatay ang tao, una, siya ay gaya ng natutulog lamang sa libingan, ang kaluluwa ay nakadikit sa alabok at siya ay naghihintay ng muling pagparito ng Panginoon para hatulan kung siya ba ay mapupunta sa langit o kung siya ba ay mapupunta sa impyerno. Hindi agad-agad na kapag namatay ang masama ay impyerno na, at kung namatay naman ang mabuti ay langit agad ang kanyang destinasyon. Siya ay maghihintay pa ng Judgment Day o muling pagparito ng Panginoon. Ikalawa, hindi rin totoo na kapag namatay na ang tao ay pwedeng makabalik o magparamdam at magpakita sa mga mahal sa buhay o sa mga tao kung may ganito mang karanasan ang mga tao at siya ay nakakita ng multo o taong pumanaw na. Ito ay gawa ng bad spirit o gawa ng diablo at hindi ng taong namatay na. Maraming tao na kapag pinag-usapan ng kamatayan ay natatakot, lalo na sa mga masamang tao. Ang buhay ng tao ay tulad ng bulaklak na nagiging maganda at sariwa, pero malalanta din. Hindi rin natin alam kung kailan tayo papanaw. Basta ang alam natin, lahat tayo ay mamamatay. Sabi nga, una-una lang yan. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Pwede pa tayong magbago at maging mabuti. Upang kung dumating man ang ating kamatayan, di natin ito katatakutan at wala tayong dapat pagsisihan. Ikaw, ano ang paniniwala mo sa life after death? Komento mo naman ito sa ibaba para malaman namin. Hanggang dito na lang, kasoksay. Kung nagustuhan mo ang aking video, please like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Dahil sa channel na ito, mapupuno ka ng kaalaman dito lang sa Soksay TV.